What's up mga idol? Jamie Malonzo sa Inebra. Nerdpot, pumayag na. Ang tanong dito ay kung sino naman kaya makapalit niya. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, huwag mo sana kalimutan mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat, idol. Bago natin pag-usapan si Malonzo at ang Inebra, may update muna tayo tungkol sa Gilas, Pilipinas. Nangyari na nga ang pinakainihintay na lahat ng mga fans at naglaban ang Pilipinas kontra sa Lebanon. Natalo nga ang Gilas sa score na 85-81, pero isa napakaganda laban talaga nangyari. Maraming fans ang hindi ininda ang puyat at talagang gising na madaling araw. Ginanap kasi ang laban ng alas 2 ng umaga, pero medyo nalungkot nga ang karamihan dahil sa pagkatalo. Pero ang iba naman ay sobrang saya pa rin dahil napaganda ng nilaro ng Gilas. Nakita na rin natin sa wakas na maglaro ulit si Jordan Clarkson na suot ang Pilipinas jersey. Sobrang nakaproud lang dahil may isang NBA superstar na handang lumaban para sa bayan. Samantala, ngayon ay lumipat na tayo kay Jamie Malonzo. Pinaglaro siya ni Coach Shot at Coach Tim sa laban na ito at medyo kabado talaga siya dahil may mga ilang turnover siya. Hindi pa talaga siya sanay sa mga international competition. Pero ayon naman kay Malonzo, malaking bagay daw ang experience na ito at sigurado magagamit daw niya ito kapag nagsimula na ang bagong conference. Pero may mga balita na nagsasabi na ba magkasama daw si Coach Tim at Jamie Malonzo ay pinag-uusapan na ng mga ito ang paglipat niya sa Inebra dahil malapit na daw maaproba ng trade offer. May mga sinabmit na daw na trade offer sa PBA office pero paulit-ulit ang revision dahil mukhang hindi daw patas ang trade ayon kay Commissioner Willie Marcial. Iba na kasi ang patakaran ngayon at hindi daw pipirma ni Commissioner ang trade na ito hanggat hindi nagiging patas ang trade offer. Ayaw na daw niya masira pa ang image niya kaya gusto na niya ng patas na trade talaga. Sa ngayon, wala pang update o sinasabi ang mga source kung ano mga binago ng Inebra sa offer nila. Dati kasi, isa si Caperal sa mga in-offer sa Northport at naniniwalang Inebra na patas daw ang trade na ito. Nireject nga ng PBA office yan at sinasabing kailanman ay hindi magiging patas ang trade sa pagitan ng superstar at bench player. Pwera na lang kung magaling ang bench players o kaya naman ay may bubuga talaga. Hindi nyo ba napansin na medyo nabawasan na mga trades ngayon? Hindi tulad ng dati na napakaraming trades na nagaganap. Ngayon buong All Filipino Conference nga, wala man lang kahit isang trade na naganap dahil mahirap na talaga maalusot sa PBA office. Ayon sa mga source, pumayag na Northport na mapunta si Malonzo sa Inebra pero hindi pa sigurado kung sino mga kapalit. Tulad na nasabi ko, hindi basta-basta ang pipirma nito at sinusuri muna nila mabuti. Kaya abangan natin lahat kung sino ang ibibigay ng Inebra sa Northport Batampier. Kaya naman ko ikaw ang tatanungin idol, ano masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye bye!